Yo, what's up guys? Ayan, welcome back po sa aking YouTube channel. Hulaan nyo kung saan ako. Tarang! Andito ako sa loob ng aking banyo. Ayan. To this video guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang aking na-discover sa aming washing machine. So, itong washing machine namin ay nasa 1 year na siyang hindi nagagamit ang kanyang dryer. So, ang problema dito ang kanyang dryer. So, baka mayroon kayong washing machine sa bahay nyo at baka ito din ang problema ng inyong washing machine. Sayang naman kung hindi natin magagamit. Kaya panoorin nyo ang aking video. Tara! So ayan, ito yung ating washing machine guys na nasira. So, matagal na dito yan sa kwarto ko, sa CR ko. So, hindi ko pinatapon sa amo ko kasi kung sila lang, itatapon nila to. Bumili sila ng bago more than 1 year na. So, dito nagsakripisyo ako, naglaba dito. Dito ko nilabhan yung aking, ang lahat ng damit. So, tsaka hindi siya madadry dito kasi sira daw ang dryer niya. So, sabi ko bakit sira yan. So, ayan. Ano ko bakit sira? Ayan, madumi na siya. So, pasensya sa aking labahan andyan. Ayan. So, pinanood ko to siya nung nakaraang araw. So, sabi ko, ganito pala. So, hindi matanggal yung ano dyan. Yung dapat nating alamin dyan. Hindi siya matanggal pa kasi sobrang tagal na kasi. So, dikit na siya dyan sa ibaba. Kaya pala hindi umiikot ang ating washing machine guys. Ayan, ituturo ko sa inyo. Dito, baka ganito din ang problema. Kasi pag ilagay natin yung damit dito, umiikot siya, pero yung tubig, puno siya, tsaka hindi siya nagda-dry yung ating damit. So sabi ko, ikukontent ko pala ito para baka matutunan din ng iba at malaman, baka ganito din ang problema ng kanilang washing machine. So sayang, di ba? Kung ako lang ang nakaalam, isi-share ko na lang sa inyo para may malaman din kayo. So, kung ganito ang problema ng iyong washing machine, ayan, ganito, panoorin nyo. Ayan, so dyan sa ibaba, ayan, di nyo makita. Teka lang. Ayan. So, pinag-aralan ko ito eh. Sabi ko, ano kung problema nito? Ayan, ayun. Sa bandang ibaba, hindi mo makita. Marami palang midjas dyan. So, yan pala ang problema. Laba tayo ng laba. Ayun, ayan, sa ibaba. Marami palang midjas na nakapasok dyan. So, dapat pala tayo maglaba. Lagyan natin ng takip dito sa itaas para hindi mahulog yung mga midjas o maliliit na mga damit o maliliit ng mga bagay dyan. Underwear man yan o midjas, ganyan. Mahuhulog siya. So, natakpan pala yung ano doon, no? Yung butas. Wala tayong ilaw. So, hindi makikita. Sorry. Oh, ayan, ayan. Makikita. So, ayan. Yan siya. Natatakpan pala yung butas doon. So, ang tigas niya na kasi matagal na. And so, walang hahawak ng aking ano. Walang hahawak ng aking cellphone para mag-video. Kasi hahawak pa ako dito. Tapos ganyanin. Para matanggal ko. So, hindi siya matanggal kasi ngayon. Kasi dikit na dikit siya sa ibaba. Yun ang nadiskubrehan ko. Mayroon palang mga panty dyan o medyas dyan. Ang dami. Nakuha ko na yung 5. Ganyan pala yan. Kaya pala hindi nadadry yung damit natin. Kasi pag tayo ay naglalaba o dating katulong ang naglaba dito. So hindi nila tinakpan magdadry sila. Lagay lang ng lagay ng damit dito. So itakpan na nila agad ganito. At saka iikot. So, kahit tinakpan mo yan dyan na ganyan at saka iikot. So, mayroong butas dito. So, habang umiikot-ikot yan siya, umiikot-ikot, pumapasok dito yung mga medyas o maliliit na mga bagay dyan. Maliliit na damit, maliliit na medyas dyan. So, yan palang dahilan kung bakit hindi natutuyo yung ating damit at hindi natatry. So, para sa walang alam at hindi nila nalaman, sira na siya. So, itatapon na lang. Diba? Sayang. So, ayan. Discoveryan ko na yan pala ang dahilan.
Meron pa lang na papasok dito ng mga medyas o panty o whatever na maliliit na ano, damit. Kaya yan. So, kung ganyan ang problema ng inyong washing machine na hindi natatuyo yung ating mga damit dito, so, huwag nyong kalimutang silipin yung dito. Silipin yung mga dyan-dyan. Kasi, baka katulad nito ang problema ng inyong washing, may pumapasok pala na ano dyan sa ibaba. So, ayan. Yan ang ating dapat alamin sa ating washing machine. So, magagamit pa natin. So, itatry natin kunin. Sandali. Itatry natin kunin yung medyas dyan sa ibaba. So, ayan. Itatry natin kunin yung medyas na pumasok dito sa ibaba. So, kung makuha natin kasi masyadong dikit na siya. So, pasensya na hindi ako napaprepare. Pero, ayan. Try natin kunin. So, meron tayong stick. Isang taon na din ang lumipas eh, hindi na gamit to. So, ayan, silipin natin. So, ayan siya o, sa iba pa. Hindi matanggal. Dikit na dikit siya. Ayan. Ito yung ating gawing pangtanggal sa iba pa. Ayan, malapit na siyang matanggal. Grabe, sobrang dikit talaga. Kasi makapasok yun yung kamay dito. Hindi makapasok ang ating kamay. Ayan, natanggal na siya. Ano to? Marami ang dumi. Oh my God. Nabutas-butas na siya, oh. Ang tagal. Pasensya na guys. Underwear pa na to. Underwear. So, marami pa. So yan pala. Ang dahilan kung bakit hindi to na anda. So, try natin na drain ng water. So, ayan guys, yan ang pala ang problema ng ating washing machine. So, sa tinatagal-tagal na hindi na yan ginamit, so, hindi natin alam na yan pala ang problema. May underwear pala at saka medyas pumasok doon. So, yan, baka ganyan din ang problema ng inyong washing machine. Silip-silipin nyo din, ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, thank you po sa inyo lahat. Walang sa inyo, walang sawang pagsuporta sa akin.